Sa loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tokador na kinapapatungan ng mga langis at pumada sa buhok, toniko, suklay at iba pang gamit sa pag-aayos. Sa itaas ng tokador, nakadikit sa dingding ang isang malaking larawan ng birheng nakalabas ang puso at may tarak itong punyal. Sa tabi ng nakabukas na bintana, sa gawing kanan ay ang katring higaan ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng kariwasaan. Sa pagtaas ng tabing, makikita si Boy na binibihisan ng kanyang ina. Nakabakas sa mukha ng bata ang pagkainip samantalang sinusuklay ang kanyang buhok. Oh, hayan! Dinagmukha kang tao! Siya, dyan ka muna at ako naman ang magbibihis. Sabi ko, ayaw ko magsimba eh. Ayaw mo magsimba? Hindi mo, pagagalitin mo na naman ako eh. At ano naman ang gagawin mo rito sa bahay ngayong umagang ito ng Pangiling Araw? Mayon pa ako rito sa bahay. Kasama ko si Tio Simon. Ah, ang artistang iyon. Ang patawarin ako ng Diyos. Basta, maiwan po ako. Napagkwentuhan na naman kay Tio Simon. Makikipagkwentuhan ka? At anong kwento? Tungkol sa kalapastangan sa banal na pangalan ng Panginoon? Hindi, Mama. Maganda ang kinikwento ni Tio Simon sa akin. Ah, gusto ka na. Gusto na. Bago ako magalit ng totohanan at humarap sa Panginoon ngayong araw na ito na may dumi sa kalooban. Pero... Gusto na sabi eh! Ah, sino yan? Ako ito, Hipag. Nalinigan kong... Maaari bang pumasok? Naulinigan kong tila may tinututol si Boy. Ayaw kong magsimbati, Simon. Ayaw na kasi rito. Iyan nga ang tinututol ang pamangkin mo, Kuya. Hindi nga raw sasama sa simbahan. Kailangan ka nga naman sumama sa simbahan, Boy. Kung gusto mong isama ako, ay maghintay kayo at ako'y magbibihis. Magsisimba tayo. Mapapatingin ng maluwat si Boy sa kanyang tiyo Simon, ngunit hindi makakibo. Ang ina ay napamangha rin. Tatalikod na si tiyo Simon at lalabas. Maiiwang natitigilan ang dalawa. Pagkuha'y babaling ang ina kay Boy. Masasama po si Tio. Masama rin ako. Ayun! Kaya alam mong sasama ay kung sasama rin ang iyong amain. At kung hindi, ay hindi ka rin sasama. Pero mabuti na rin yun. Mabuti. Sapagkat hindi lamang ikaw ang maaakay ko sa tamang landas, kundi ang kapatid na iyon ng iyong ama na isa rin. Lumatay siyang hindi man lamang nakapagpa-Jesus kasi matigas ang kanyang kalooban sa pagtalikod sa simbahan. Pareha sila ng kapatid niya, sila ng amain mo. Sana magbalik loob na siya sa Diyos upang makatulong sa pagliligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na sumakabilang buhay na. Siya nga pala, magbibihis din ako. Nakalimutan ko kasi dyan muna kayo ni Boy, Kuya. Iba na talagang tumatanda. Madaling mawawi. Mahina ang katawan at... Ba't napilit po kay Tio Simon? Totoo bang sabi ni Mama na iparusa ng Diyos? Sinabi ba ng Mama mo sa iyo yan? Oo raw eh. Hindi daw kayong sisimba. Hindi raw kayo naniniwala sa Diyos. Hindi raw kasi eh. Hindi totoo yan, Boy. Na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yun sabi ni Mama, Tio Simon. Hindi raw kayo nangihilin. Bakit hindi kayo nangihilin, Tio Simon? May mga bagay, Boy, na hindi may paliwanag.
ay mga bagay na hindi may paalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagkamulat. Ngunit kung ano man itong mga bagay na ito, boy, ay isang tiyak. Malaki ang pananalig ko kay Bathala. Kaya kasasama sa amin ngayon, Tia Simon? Oo, boy. Sa akin, ang simbahan ay hindi masamang bagay. Kaya huwag mo tatanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong mama. Hindi makabubuti sa iyo ang pagtanggi, ang pagkawala ng pananalig. Nangyari na sa akin iyon at hindi ako naging maligaya. Dahil sa kapansanang ito ng aking paa, boy, natutuhan ko ang tumalikod. Hindi lamang sa simbahan, kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Bandage ni Magham at ang kinanalig sa pilosopiyang pinanaligan ng kanyang tauhan doon. Ngunit hindi ako naging maligaya, boy. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Ano ang nangyari, Tia Simon? Lalo akong naging bugnutin, magagalitin. Dahil doon, walang natuwang tao sa akin na wala na ako ng mga kaibigan. Hanggang sa mapag-isa ako. Hanggang sa isang araw, ay nangyari sa akin ang isang saunang nagpamulat sa aking paningin. Ano iyon, Tisimon? Ito ay maniga na isang bata na sagasaan ng truck. Dire-diretso siya noon hanggang sa hindi niya namalayan na may pagdaan sa sasakyan. Nasagasaan siya. Nadurog ang kanyang isang binti. Natakaw ng dalawang mata ko. Tinuha ko ang manikang ito at nahitangang mahigpit ang namatay na bata. Nawaring ayaw bitawan kahit sa kamatayan. Mula noon, ako'y nag-isip na, boy. Hindi ka na nakalimutan ang pangyayaring iyon. Inuwi ko ang manik at iningatan bilang tagpaalalang lagi sa akin ng matibay at mataas na pananalig ng isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangiti pa. At ang aking tinandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig. Kahit ano, pananalig ng sanong bagay, lalo mabuti ang pananalig kay Bathala. Kung may panimbulanan siya sa mga sandaling ng kalukutan ng sauna, ng mga kasawian, upang may makapitan siya kung siya ay ginugupunan ng mga hinanakit sa buhay. Tatawagin ng ina ang dalawa habang palakas ng palakas ang pagtugtog ng kampana. Go.
Tara, video na tayo. Okay, nangingilig. Bilis! Okay. Wait. Sleep well? Ete! Oy! 3! Samantalang, sinusuklay ang kanyang. Go.